Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, pakihit na lang ng subscribe button, pakiring na rin ang bell. Piliin ang all para ma-notify ko po kayo sa mga bagong uploaded videos. Sa paghahanap ko po sa ating bakuran guys, naglilibot ako. Naghanap ako ng mga halaman na pakinabangan natin. May nakita kong maraming mga halaman doon, pero may isang halaman na hindi ko lubos maisip kung ano talaga ito. Ito pala yung sinasabi nilang butternut tea. Ang butterfly pea or butternut tea ay siksik na puno ng paglulunsad ng kalusugan ng antioxidant, flavonoid at peptide, at nagpakita ng malaking pangako sa mga pag-aaral ng hayop bilang isang natural na lunas para sa isang hanay ng mga reklamo sa kalusugan. Maraming mga produktong pampaganda ay nakukuha rin sa mula sa butterfly pea dahil sa mga epekto ng flavonoid. Ang quercetin ay mayroon sa lahat na buhok, sa balat at buhok. May mga pakinabang ang mga butterfly pea or Clitoria ternary tea. Una, pagbutihin ang paningin. Ito ay naglalaman ng isang antioxidant na tinatawag na proanthocyanidin na nadaragdag ng daloy ng dugo sa mga kapilyari sa mga mata. Kapakipakinabang sa paggamot ng glaucoma, malabo na paningin o pinsala sa retina o pagod na mga mata. Ito naman ay nakabuti rin sa paglaki ng buhok dahil mayaman ito sa bioflavonoids. Ang butterfly pea ay maaaring magtaguyod ng paglago ng buhok at mabawasan ang pagiging kulay abo ng buhok. Ito rin naman ay nakabuti rin sa mga balat. Ang mga antioxidant ng butternut tea ay nagpasigla ng pagbuo ng collagen at elastin na tumutulong na pasiglain ang balat at bawasan ang mga kurot, kunot at iba pang mga palatandaan ng pagtanda. Sa aphrodisiac naman, ang butterfly pea or butternut tea ay traditional na ginagamit bilang isang aphrodisiac particular para sa mga kababaihan at ginagamit upang gamutin ang mga problema sa rigla, kuputing ari ng babae. Ang flavonoids or anthocyanins at phenolic compound sa mga butterfly pea na bulaklak ay nagpapagana ng aktibidad ng antioxidant na makakatulong na mabawasan ng stress ng oxidative na sanhi ng sakit na sanhi ng pag-iipon ng libreng radicals or free radicals. Ito rin naman ay anti-asthmatic. Ginagamit ito sa karaniwang sipon, ubo at hika habang kumikilos ito bilang isang expectorant at binabawasan ang pangati ng mga respiratory organs. Ito naman ay isang antay pagkabalisa o pagkalungkot. Ang mga pahiwatig ay mataas na dosis ng butterfly pea ay maaaring maging adaptogenic, tumutulong sa katawan na harapin ang mga stressor. Butternut tea ay isa ring anti-diabetic. Ito ay nagpapakita upang pigilan ang paggamit ng glucose mula sa diet. Alam niyo rin ba na ito rin ay anti-HIV o sa AIDS? Ang butterfly pea na ito ay isa lang sa mga halaman naglalaman ng cyclotide na nagpakita ng epekto laban sa HIV sa mga pag-aaral. Ito rin naman ay anti-cancer at anti-tumor. Ang mga cyclotide ng Clitoria or butternut tea ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng cancer cell sa pamamagitan ng paggambala sa integridad ng cell membrane. Ito rin ay antimicrobial. Sa maraming pag-aaral sa India, ang butternut tea ay nagpakita ng makabuluhang antimicrobial effects laban sa Staphylococcus aureus. Ito rin ay anti-convulsant. Ang butterfly pea o butternut tea ay ipinakita upang makatulong na bawasan ang kalubhaan at stress sa katawan mula sa kumbulsyon.
nakapaki-pakinabang sa paggamot ng epilepsy.